ayaw ko i-break yung aming interparliamentary courtesy. Apo. Kung meron silang ebidensya laban sa akin, then you can file the case in a way. Ngayon, may nakatakda atang hearing ang kamera hinggil nga po dito sa extrajudicial killing noong nagdang administrasyon at maging itong pogot. Marami pa parang pinaghalo na nila, Senador, at kabilang nga sa mga imbitado, kayo at ang dating Pangulo at maging si Attorney Harry Roque. Ano ho ba ang masasabi nyo dito? As I have said, I have been consistent sa sinasabi ko, Jed, na I will respectfully decline their invitations on the grounds that I don't want to become the precedent in violating the tradition of interparliamentary courtesy between houses of Congress. Ayaw kong pumunta doon. Dahil kung ako ay simulan kong pumunta doon, wala na. That would open the floodgates na every time magkakaroon ng investigasyon ang lower house at ma-implicate ang pangalan ng isang senador, anytime nang pwedeng ibitahan, papuntahin doon sa investigasyon nila. And tingnan nyo, Admar, kaming senador, 24 lang kami. Sila, mabuti sila doon sa house. 300 plus sila. They can still perform their legislative functions kahit na merong wala, merong pang-absence sa kanila. Pero kami, 24 lang. Kung sige kami patawag doon, paano na mangyari? Wala lang legislative function na magampanan namin. And yan ang reasoning, no? Yan ang reasoning na ina-adapt ng US Congress kung bakit nagkakaroon ng interparliamentary courtesy. So, ganun po ang aking rason dyan. Kung sabihin nila, takot ako sumagot sa mga issues, wala pa kong kinatakutan. Kilala niyo ako. Sasagutin ko sila dyan, pero yun lang nga, ayaw ko i-break yung aming interparliamentary courtesy. Apo. Kung meron silang ebidensya laban sa akin, then they can file the case in a way.